All my inward friends abhor me, and they whom I love are turned against me. My bone cleaveth to my skin, and to my flesh I am escaped with the skin of my teeth. Have pity upon me, O ye my friends, for the hand of God hath touched me. Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Oh, that my words were now written, oh, that they were printed in a book. That they were graven with an iron pen and lead in the rock forever. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my veins be consumed within me. But ye should say, why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me? So I should buy. Be ye afraid of the sword, for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is judgment. Let's pray, Lord. Mga salamat po, Lord, sa aming pag-aralan ngayong gabi. Kayo pong manguna sa amin. Mga salamat sa panalangin kanina. Patuloy niyo pong alalahanin. Sinapamela kanyang pamilya, Panginoon, mga lola, Panginoon. Comfort niyo sila, samahan sa kanilang pinagdadaanan. Kalooban niyo, Panginoon, yung matupad, Panginoon, at provide yung mga pangailangan nila. Comfort niyo po rin sila. Ganti po sa marami naming activities upcoming. Di madali maglingkod sa inyo, but naiging maayos, Panginoon. Pag kami po ay sumusunod lamang sa iyo, nagtatapat. Naniwala kami mga karaos din, Panginoon. Ba't di lang makaraos? We pray for victory, Panginoon. Again, mga kaluluwa, maligtas. Yung mga naligtas na, Panginoon, maglingkod sila sa inyo, Panginoon. Di madali. Paano namin sila i-encourage, akayin, but unahin namin sarili din namin minsan. Kami po yung magtapat, and then we can ask you, Lord, and then we can hope, and we can expect, Panginoon, na makakakainin kami, makatulungan namin yung iba. Kami muna ay magtatapat sa inyo. We pray ngayong gabi, Lord. Balik kami sa Job. I pray na makuha namin mensahe ngayong gabi, ngayong hapon, Panginoon. Maraming salamat sa aming bilang. Kayo po mag- mamuna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Okay, so tagal natin hindi na gano'n, no? Job. Diba, ito na ulit tayo. So maganda po ito, no? So Job 19, yung mga napansin nyo na siguro, nabasa natin yung mga gandang memory verse dito. Okay? Masikat po yan. Kaya kanina, yung kinanta natin yung I know whom I have lived. Meron ba tayo dyang I know my Redeemer lived? Ano nga ba yung antang? Hymns ba yun? Hills. Meron din. Ayoko nga, no? Hillsong pala. Anyway, yung title po nito is haba kasi ganda yung tema nung chapter. Title po nito is The One That Knows God Seeks God, comma, The Wicked Play God. So, i-contrast natin yung mga mananampalataya, tapat na lingkod ng Diyos, tulad ni Job, na makikita natin mamaya, tinanggap niya po yung judgment sa kanya. Alam niyo naman nangyari kay Job, di ba? Wala nga siyang ginawang mali na to deserve this. Magkasakit, tumatay yung kanyang mga anak, sampo, malugi yung business, ubos. Wala siyang ginawa, deserve, para ma-deserve niya yun. Pero sinusubok siya ng Diyos. Tinanggap niya yun, makikita natin mamaya. Tapos, in contrast naman, yung mga kaibigan niya pa rin. Ha? Mga kaibigan niya na marami tayo na tackle ditong chapters. Isa-isa yun ulit natin. Pero makikita natin yung mga kaibigan niya talagang contrast sa kanya. Okay? Ibig sabihin, baliktad niya. Pabaliktaran niya. So kaya sabi ko dun, ano? The wicked play God. Ibig sabihin, kala mo, Diyos sila. Eh, ganun ba ang tao? Mukhang Diyos o feeling nila, Diyos. Sila yung mausunod. Eh, mga bata minsan, ganyan eh. Mali yan! Hindi, tama to! Parang sabi, ito sinabi ng Diyos eh. Ito sinabi ko eh. Sa maraming bagay, kaya ingat tayo dyan. Ito mga friends ni Job. Ano, isa-isa na natin po ha. Mabilis lang to. Job 1, perfect and upright. Okay, nakita natin introduction about Job. Talagang okay siya, kaya sinubok siya. Kaya sa Job 2, shall we not receive evil?
Gandang ano yun. Ibig sabihin, kailangan pag talagang ginusto ng Diyos, pinatasaan tayo, or sinusubok tayo, tanggapin natin. Okay? Hindi naman ibig sabihin nun na may mali ka eh. Ibig sabihin lang, hinayaan ng Diyos yun. Okay? So may lesson ka dun. Na ano. And Job 3 is the thing that I greatly feared. Ibig sabihin, may mga nakatakutan tayo. Again, paghandaan lang natin pag dumating, edi we deal with it. Then they die without wisdom. So yun po ay kay Eliphaz. So hindi natin gusto mangyari sa atin yun. Amen. At least mamatay tayo, mayroon tayong talino, in-apply natin, ginamit natin sa Panginoon sa paglilingkod. Then come to thy grave in full age. Job 5 po yan, ang pinaka-tema natin dyan yung magandang mamatay tayo ng pinagpalang buhay, no? Tapos mahaba yung, hanggat maaari, mahaba yung ating buhay sa mundo. Again, nawa ay ginamit natin sa Panginoon. So may mga sumpa, isa sa mga sumpa sa mga loko-loko, mabilis mamatay. Okay? Nakabaliktaran ang gusto natin doon. Pity should be showed from his friends. So yan, tinakil din natin yung magandang attitude dapat ng friends. Kung friends ka ba sa ibang tao, tratuhin mo silang mabuti, tulungan mo pag kailangan tulong. Again, yung mga friends si Job, kabaliktaran. And then, chapter 7, why dost thou not pardon my tandamin na natin, no? Why dost thou not pardon my transgression? Obviously, ang yung tema natin dyan, naalala nyo pa, forgiveness, okay, then awa din. Magkasala siya o hindi, tulungan mo kung kaya mo, di ba? Kung hindi naman, of course, hayaan natin na yung parusa or pagsubok ng Diyos ay matutunan siya dun. At tayo din. And then, Job 8, that God pervert judgment. Okay, gandang usay-isayin dito, parang kaya ko lang pakinggan ulit lahat eh. So obviously, ang sagot doon, hindi. Okay? Hindi nagpa-pervert ang judgment ng Diyos. Pero tinatanong lang niya yung kasi nga sa kalagayan niya, parang gano'n na nangyari. Pero obviously, hindi. Hindi nagkakamali ang Diyos, lagi siyang tama. Kung parang mali siya, tama pa rin siya. Parang lang yun. Intindihin mo bakit gano'n nangyari. Then Job 9, But how should man be just with God? So, tanong po yan. So, parang Romans 3:10 lang din yan. O kaya Titus 1:5 ba yun? So, di tayo pwede maging just before God. Ecclesiastes, ano pa isa? Ah, kalimutan ko. Basta walang matuwid, di ba, sa harap ng Diyos. So, pero may implication doon. Alam na natin, kung ligtas ka, di ba? So, walang makapagdi sa sarili natin. Pero, pwede kang tumanggap sa Panginoon. Yan ang sagot dun. And then Job 10, may sabang title natin, I will leave my complaint upon myself. So may mga pagkakataon na wala kang magagawa, hinayaan ng Diyos. Hindi maganda yung ma-complain na complain. Okay, tanggapin mo na lang. Alamin mo kung ano yung lesson na binibigay sa'yo ng Diyos sa kung ano yung pinagdadaanan natin. And then Job 11, the eyes of the wicked shall fail. Ito yung medyo lumalim tayo, kung naalala nyo pa. Diba, nagamit din natin sa another preaching. So, merong mga, ito na pag-iloko-loko ka daw, may mga mangyayari sa'yo na hindi lang basta paparusahan ka, especially eyes. Naalala nyo ba yun? Naalala nyo ba yun? Yung eyes mo, ibig sabihin mag-fail. Anong sabihin nun? Lalabo yung mata mo. Spiritually, physically, ganun. Pero ano yung pinaka-lesson nun? May mangyayari sa'yo parang may sumpa, no? Especially yung eye mo kasi yung pinanggagalingan ng judgment mo, di ba? Bago ka mag-judge, yung pang-ono mo na, yung perception mo. So, pag wicked ka, yung mga bahay ka hindi maintindihan, basically, okay? That not ear, try the word. So, kanina, eyes, ngayon, ear. So, magandang lesson din. Nalala niyo pa yung pinaka-ano dyan. Ito, presumption, meron palang subtitle. Presumption blocks understanding. So yun na nga, so iwasan natin yung presumption na mali, assumption. So ultimately, hindi natin pwedeng iwasan magkaroon assumption. Lahat tayo ma-assumption, pero siguraduhin mo parang Matthew 7. So huwag kang mabilis mag-judge, okay? Tingnan mo muna, bakit nandiyan? Parang lesson na nabra, di ba? What is? Parang ganun din yung mga lesson namin dati, no? Kami-kami pa lang eh. Ine-explore natin yun, magtanong ka, para masabing totoo yan. Huwag ka agad mag-assume, okay? And then, next is Job 13, why hide your face? Ba't tinatago mo yung mukha mo? Ito mga batang pag pipicture natin, tinatago yung mukha, parang
Merong ano yan eh, may kinalaman yan sa ano, may kinakahiya sila, no? So ako, mahihiyain din ako dati. Ito kaya nga tinuturoan tayo. So hindi ka dapat mahiya. Pag nahihiya ka, alam mo yung bakit. So hindi, walang ano yan, hindi maganda yan. Okay. So either ikaw yung may kasalanan o ibang tao still, alamin mo, huwag mong tago yung ano. Pero actually, dalawaan to eh, di ba? Sa tao, saka sa Diyos. So yung ang Diyos misan, tinatago niya yung face niya sa atin kasi either magkasalanan tayo and the like. Okay? Then Job 14, do not bring from an unclean thing. Okay? Sa vaccine yan. Okay? Tsaka, hindi lang sa bakuna, maraming bagay. Pag pinanggalingan pa lang, umpisa pa lang madumi, lalo spiritually madumi, so, huwag kang umasa na merong kang ano dyan, makukuha ang maganda, okay? So, kaya hanggat maaari, ngayon, yung buhay natin minsan, may kasalanan, palinis natin sa Diyos, amen? So, kahit anong ano yan, basta may pag-uumpisaan ka, umpisa ng trabaho, umpisa ng relationship, umpisa sa, huwag kang ano, kung nasa church ka dahil sa maling motibo, mali agad, di ba? Ganun din naman, bakit gusto mo siyang mapangasawa, kasi mahal ko po siya, okay yun. E paano kung dahil sa pera, ano naman yan? O, gusto ko siya mapangasawa dahil ano mga masamang maling ano, dahilan. Ano naman yun? Job 15, lapit na tayo. Thine own mouth condemned thee. So maganda rin to, kung naalala nyo pa. So minsan yung sinasabi natin, yung bibig natin, nagkakaalaman dahil sa sinasabi natin. So medyo marami tayong explore doon. So hindi lang basta ingatan yung sinasabi ko. Obviously, dapat parang kanina yung mata mo naman, dapat pure. Para hindi rin lalabas sa bibig mo yung mali. Kahit itago mo yan, lalabas sa bibig mo yan. Yung sinasabi dito, kinundem ka nung sinabi mo. Paano nangyari kinundem? Ako na sinabi ko. Eh, sinagsinungaling ako, tinago pa. Meron pa rin lalabas dyan, magli-leak yan. Amen. Yung lesson natin dyan, kung naalala niya sana yun. And then, 16, Job 16, plead for a man with God. So, maganda yan. So, parang ganun pa rin, nakikausap si Job na tulungan siya, hindi siya tinutulungan. Pero in-apply natin to sa kaligtasan. Amen? Soul winning. Kasi yung ibang tao, kawawang-awawa, parang walang mag-aakay sa kanila. Diba? Parang sino may nasyaran ko nung... Ah, si Brad pala, kausap ko kanina. Habang nag-share kami, may mga post eh. Si Brad, may mga learning si Brad eh. Edgy. Kaya in-explain ko rin. Diba nakakaawa yung ibang tao? Hindi naman ganun kakomplikado ang gospel. Ba't di nila maintindihan? Kasi nga, may mga nag-block, mga kasinungalingan, sinong tutulong sa kanila? Bahala sila. Ngayon, kung di mo kaya, wala ka talagang magagawa. Kaya nga, aralin mo, paano ka makakatulong ikaw muna, kung ligtas ka, then, meron ka ng step one, gusto mo sila tulungan, magandang desire yan, alamin mo kung paano. Masterin mo, sabi ko, edgy. Amen? Ganun din kayo. Masterin nyo yung ligtas na kayo, foundation nasa inyo na. Okay? Then, huwag patuloy. Amen? Kasi Rain, marunong na, kaso, hindi na follow up. Christian din, natatakot. Huwag ganun. Pag andyan na yung kaluluwa, may oras na tayo, oras na soul winning. O, yun na yun. Wala ka nang, Lord, mag-soul winning ba ako ngayon? Yun na nga. Iba nga, naghahanap pa ng ibang opportunities. Ewan ko, iba naman, sabi iba naman, kahit nasan daw sila, I'm ready to share the... Okay din naman yun. Pero mas lalo yung pag-schedule natin. Talagang sunggaba muna yun. Yun na yun. Amen? Amen. Gaba, di mo namin miss mag-soul winning? Church. Namin miss mo. Amen. Buti, ligtas ka naman, no? Kapaglaban mo. Amen? Ganun tayo. So, ano yun? Kasi ang dami dyan, bad. The more na nagpapatumpik-tumpik tayo, hindi mo alam, yung may mga kailangan sana, magagamit ka na ng Diyos, nasayang pa. Amen? Mukhang dalawang oras tayo ngayon. Ah. Asa na tayo? Play the man for God. Amen? Pag nakikita nyo, dapat nakita nyo sa kahit saan yan, tao, ang nakikita nyo, kung spiritual kayo, nakikita nyo, kailangan nyo ng Panginoon. Amen? Kung matulungan mo, kung hindi pa, hindi arali mo paano makatulong. At huwag kang maniwala rin sa mga tayong gumaya sa mga ang ano ba yung kay Mel Chang ko? GMA Foundation. Eh, basta tutulong ako pag mayaman na ako. Eh, kaya lang mangyayari yun. Bilang Kristiyano, nasa yung the best gift, di ba? Amen. Pwede mong i-share.
Okay, and then second to the last, clean is strong. Alam niyo ba yan? Ang ganda na ka sa Job, di ba? Again, kaya natin sinimulan to sa Job. Huwag binagbabasa ako, talagang, wow, I mean, ba't wala nag-preach ng Job? Pinipreach lang, chapter 1, chapter 2, at saka ano yung last chapter nito, 31 ba? 30? 32, okay? So, napakaganda. 42, tagal pa natin. So, ano yung clean is strong? Mas maganda, malinis ka. Pag malinis ka, malakas ka. Ganun yun. Eh, masa mahina ako eh. Yung pakalinis ka. The second to the last, yung September pa po ito, chineko, the weekend style of playing the victim. Imagine mo, sila na yung may kasalanan. Sila pa yung parang, kaya sabi nila kay Joe, parang siya pa yung may kasalanan. Sila pa yung inaapi. Diba? Lala. Tingnan natin lang. Mabilis ha. Sabi dito. Ito. Si Bildad, I wherefore, bakit are we counted as beast and reputed vile in your sight? Bakit ka? Ba't mo kami pinandidirian? Kasi nga, maling-mali kayo eh. So, yan. So, again, ha, ginagamit ng event sa atin. Yung playing the victim. Nako. Napaka ano yan. Gamit, gas-gas na actually yan nga eh. Alam mo na, yung bata, pinalo ako ng tatay ko. Ay, kasama ng tatay ko, pinalo ako, biktima ako. Ikay, loko-loko kayo. Tingnan mo papaluin kung wala lang. Gusto ko mamalo ngayon. Ang sabihan ako. Diba? Playing the victim, di ka victim. Huwag ka mag-play victim. So, yun natapos natin. So, ngayon, again, ano yung title natin? Yung contrast ng weekend sa ano no, so the one, ulitin ko, the one that knows God seek God. At pinaiksi ko lang yun. Actually mga makikita natin talagang gustong gusto yung makilala Diyos. At alam niya ang Diyos, kilala niya ang Diyos. At hinahanap niya, tinanggap niya yung judgment ng Diyos. Yung kabala naman feeling Diyos. Okay, so umpisa natin. 19. Then Job answered and said, how long will you vex my soul and break me in pieces with words? Tagalog, ano yung vex? Hinapahirapan. Tama yan. Ano ni Gurado ah. Parang inaasar yun eh. Parang ganun eh. Hindi yan yung pinapahid pag ano ah. May sipon. To bring trouble, distress, or agitation. Nga, inaasar. So, kailan niyo ako hintuan? Kailan niyo titigilan? Inaasar niyo ako. Pero yung maganda yung second part, and break me in pieces with words. Para niyo akong pinipiraso-piraso. Ginagamit yung salita. Pwede pa yun? Salita ko natin si... Sino matapang dito? Si Ezzy, yun, nga asar ka eh. Yung nga gusto kong asarin si Ezzy, yung talagang paglabas dito. Ano kailangan ko sabihin sa kanya? Salita lang kaya bang yun? Kung magaling ka. Pero medyo wicked yun, ba't mo nang gagawin yun? Now, kung may loko-loko talaga, ginagawa ko rin yun, di ba? Pero sakto lang, maga. May-preach ko na ba yung ano, tamang banat lang, di ba? No? Mapila yun. So, yun. So, yung sabihin pala, magiging salita nyo kasi pwede yan. Yun, katulad ngayon naman kay Joe. Pambira, ito yun, haba ng libro. Talagang binabanatan lang siya ng mga salita. At lalo na kasi nasa vulnerable situation siya, may sakit na nga siya, eh, lalong matindi yung dating sa kanya. Okay? Kaya sabi lang niya, hanggang kailan nyo gagawin sa akin to? So, last time nga, mga ibang chapter, di ba? Parang... Ito yung hindi ko nabilang, no? So, hindi ko ulit nabilang. Pero sabi, 10 times na raw. Pwede nga, no? So, salitang kasi sila, eh. Magkakaibigan, eh. 10 beses nyo na akong nireproach na sinisip, parang pinapagalitan, sinihiya. You're not ashamed that you make yourself strange to me. Ano yung strange? Ano yung strange? Kakaiba, di ba? Mamaya, sa wife naman yan, di ba? Pero, ano binalala ko, strange. Sa Bible, yung
Pag may sinabing strange wife, ano yung sabihin nun? Kabit. Kabit? Hindi. Ayaw nga, no? Pero the estrange pala, ano sabi ko? Estrange. Ano yung sabihin ng estrange wife? Wife na yun, brad eh. Alam niyo ba estrange wife? Parang si Leia. Alam niyo si Leia. The Leia Rachel. Ibig sabihin yung hated. Kasi alam mo na, pag asawa dapat kasi isa lang. So, ang hirap nung mahal mo sila pareho. Di ba? So, kaya may nangyayari. Parang yun nga, kay Leia, sinabi rin sa, ano, and he remembered Leia kasi daw, he's hated, no? She is hated. So, parang naawang Diyos kay Leia kasi hindi naman niya deserve, di ba? Wala naman siyang ginawang kasalanan kay... Tapos yung isang paborito niya. So, ang ginawa, he opened his womb. So, ang, ano siya, straight. So, parang nakikita ko dito, ano, magkaibigan sila, tapos, make yourself strange to me. Ibig sabihin, parang hindi kita kaibigan. Kasi ang kaibigan mo, ina-expect yun nga, tinutulungan mo, and then, pag in-approach mo, kinausap mo, ang kaibigan, may certain, ano yan, yung dealing niya sa'yo dahil kaibigan mo siya. Pag strange, parang hindi kita maintindihan, ba't ganyan kaya? Yan sabi niya, okay? So anyway, yan ang tema talaga dito sa Job, no? And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself. Okay? So kung sakali daw talaga nagkamali siya, ano naman? Diba? Nagkamali ako, pinasahan ako ng Diyos, tapos na, parang ganun sabi niya, bakit, anong may nagagawa niyo? Mali, na-repose siya pa ako. So hindi natin maintindihan. So kaya nga meron na tayong chapter dyan, diba kanina? And then, moving on, sabi dyan, if indeed you will magnify yourselves against me and plead against me, my reproach, know now that God hath overthrown me and hath compassed me with his net. So itong from 6 onwards, sinasabihin lang niya dito na tanggap ko naman eh. Kaya nagtataka siya, ba't nyo kailangan? Yes, sa 5, magnify yourself against me. Bakit yung kailangan yung obvious pa? Parang for example nga, mari ako, nagkaroon ako ng sakit, gano'n, si Job. Tapos i-televise pa yung, napansin ko yung ibang ano, ganyan ang style eh. Ewan ko, napansin nyo sa mga balita. So hindi naman kailangan lahat ng bagay balita. Pero bakit yung iba binabalita? Lalo ko na, sobrang nakakahiya, ba't mo ba balita? Diba? So pinipili nila yan. I believe yung ibang mga ano dyan, tinuturoan ng leksyon. Yung media po yan, parang ano yan, matinding parusa yan. Kung gusto mong pahiyain yung tao, papalabasin mo lang na, uy, pwede ba kita interview? Ano nangyari sa iyo mag-asawa? Eh, alam mo namang hindi maganda, kunwari. Lalo yung mga sakit. Kung may sakit ako ngayon, nagpapagaling ako, ba't pa kailangan interview ngayon? Kung saan ako nahihirapan na? Eh, kung sakit mo, medyo nakaka-diri or what, nakakaawa. Ba't ganun? Diba? So, yun nakikita ko dito eh. Kaya, nagtatanong siya, bakit magnify yourself against me? Dapat tulungan niya lang ako. Okay, kaya from 6, ito, inaamin naman niya eh. So, ito yung magandang, medyo positive side dito, ha? Lesson sa atin. Pag talagang alam mo na lahat ng bagay inalaw lang Diyos, ha? Hindi lahat ng tao, lahat ng bagay ginawa ng Diyos. Okay, ulitin ko. Hindi lahat ng bagay ginawa ng Diyos at ginusto niya. Okay? Importante yan. Mga Calvinist, ganyan lagi ang banat eh. Ay, namatay yung ganyan. Gusto ng Diyos yun, namatay. Hindi lagi. Iba yung sabi nga nilang permissive will and yung perfect will of God. Kaya nangyari yung gusto ng Diyos, pinano niya na sa simula pa lang. Pero may mga bagay na sobrang sama, either masama or untimely, hindi niya gusto yon, may nagpumilit. Andaan niya yan, ha? Andaan niya yan. Kasi yung mga ibang bana talaga sa ano, malilito kayo. Kaya, bakit nasabi yun? So ito, si Job, ang maganda sa kanya, tinanggap niya. Alam niya na eh, dalawang pangalawang beses na eh. So alam niya may something nangyayari. Nung nagtatanong siya, kasi nga, ang hirap ng kalagayan niya. So ito na, kaya know now, ang sinasabi niya, dapat malaman nyo na ganito ang ganito yan ha. Alamin nyo na ang Diyos talagang tinanggap ko, ako ay pinarusahan ng Diyos. Okay, either pinarusahan, sorry yung term ha, medyo ganyan eh. Kasi wala siyang ginawang to deserve that, pero ginawa nga ng Diyos. Kasi wala namang ibang nakagawa nung hindi ang Diyos. Sabay-sabay eh. So inalaw ng Diyos yun, kahit si Satanas yung nag-initiate,
inalaw ng Diyos, and therefore pwede mo sabihin ng Diyos ang gumawa. So kaya sabi dyan, alamin mo or dapat malaman mo na ang Diyos nga ay overthrow or binalibag or pinalusahan. And that compass me about his net. So ang Diyos daw ang gumagawa sa kanya, no? Hinuli siya. Behold, I cry out. Behold, I cry out of long, but I am not heard. I cry aloud, but there is no judgment. Okay, so kasi nga, kanina pa siya nagsalita, di ba, sa first part ng Job. So, Lord, ba't nangyayari ito, Lord? Yan, sigurado, umpisa pa lang, Lord, bakit namatay? Sabay-sabay, anak ko. So, tapos yung, andito na sa mga case ng mga kanyang kaibigan, nire-reproach pa siya. Sabi, nag-pray na siya, Lord, ano ba itong mga to? Husgahan mo ako, mali ako, sabihin mo sa akin yung mali ko, ganyan-ganyan. And then yung mga kaibigan ko naman, huwag mo nang hayaan. Kasi tuloy-tuloy pa rin eh. Sabi niya, parang walang nakikinig, walang nangyayari. He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths. Okay, sinasabi lang, parang di siya makagalaw, no? Di siya makapunta sa dapat niyang puntahan. Ibig sabihin, wala siyang path forward, na tinatawag. Wala siyang magawa para siya nakakulong or pwedeng kinukulong ng kadiliman. Ibig sabihin, hindi ka makalakad kasi wala kang makita eh. Ano to ha? Figuratively speaking. Okay. He has stripped me of my glory and taken the crown from my head. So, di naman siya hari, pero ibig sabihin lang nun, yun nga, yung dating mayaman siya, bigla siya nawalan. So, ibig sabihin, yung glory niya parang nawala. Mamaya, sabihin niya lahat dito eh, kung ano nangyari sa kanya. He hath destroyed me on every side, and I am gone, and my hope hath removed like a tree. Ano ba yung tree? Pag may puno ka, may tanim yan, ano, umaasa ka na dyan sa bunga. Sigurado na ako, lagi akong may ani. Yung aking kalamansi dyan, hindi na kami nauubusan. Ewan, bumibili ka ba ng kalamansi? Bumibili ka pa minsan, no? So pag isa-isa lang, okay na eh, covered na tayo eh. So yun, kasi meron akong kalamansi tree. So meron lagi yung kalamansi. E pag inalis yun, wala na akong kalamansi. E sa kanya, lahat ng business niya, ubos. Okay? Kaya destroyed me in every side. Kasi parang ano yan eh. Kung ano ba uso. Kung gusto ko ng... Namin siyang kayamanan, di ba? Kahayupan. Mayroon siyang oxen, may ano-ano, sheep. Lahat yun nawala eh. So yun ang condition niya, no? And he also kindled his wrath against me. Kindled lang. So nagliyab. Yung wrath, galit. So talagang pinakita niya, nakita niya, naramdaman yung galit ng Diyos sa kanya. Laban sa kanya. And he counted me unto him as one of his enemies. So wala siyang ginagawa, pero ang feeling niya talaga sa Diyos, parang kalaban ng Diyos, ha? So ganun niya minsan, ha? Nangyayari po yan. Again, mga bata pa kayo, iba dito. Okay, masyado maramdami, nangyayari yun. Obviously, nakikita rin ng Diyos, may dahilan siya bakit na ginawa to. So, pag kayo, kala nyo, magulang nyo, kalaban nyo, kasi hindi lang kayo pinagbigyan, pastor nyo, hindi ka pinagbigyan, mag-isip muna, amen? Kinakalaban ako. Baka tinuturoan ka lang. Kayo naman muna, ready, go. His troops come together. So another way of saying lang na gano'n, no? Ang layo siyang problema. Pag kinukumpara niya mga problema niya, parang mga armies, pinalibutan na siya. Ano pang natira sa kanyang problema, eh, ubus nga siya, pati kalusugan niya. And then, he had put my brethren far from me and mine acquaintance very strange. So, yan yung strange na word, no? So, bakit daw siya kinagalitan pati mga kapatid niya, pati mga kaibigan niya? Inawalan na siya, bakit di siya tinulungan? Yun nga, matindi sa parusa sa kanya, no? Or pagsubok sa kanya ng Diyos. Yun nga, parang laging kwento ni Pastor kasi talaga yung asawa niya eh. So, parang lang minsan para ma-shortcut. Lagi siya sabi, Pastor, di makakalimutan kasi puro yun eh. Sabi niya, karoon siya ng pigsa sa lahat! Lahat! Sino nagkaroon pigsa dito? Oh, meron po dito, masakit. Madumi yan, di ba? Medyo, nilinis mo. Eh, paano kung sa lahat? Pati dun. Alam niyo na yun? Kaya doon nagalit yung asawa niya sa kanya. Ano din eh. May point din na medyo makulit. But anyway, pwedeng ganun, di ba? Sinumpa ka. Kunwari, kaibigan mo dati. Usap tayo. Usap tayo, ha?
Pag tinignan kita, puro ka... Hindi, pigsa nga, di ba? Na-guilty ka naman, bud. Sabi ni bud. Eh, buti yung pimples eh, di ba? Eh, kung pigsa, nakakahawa daw yun eh. Ewan ko din kung totoo yun eh. Nakakahawa daw. Kung talagang iiwasan ka, di ba? My kinsmen have failed. Yung failed sa Bible, ah, madalas yan, nabawasan, ganun. So, naubos, nasan ba yung mga ano ko dito? Kasi mayaman pa siguro. Sige, ah, dinner tayo. Magkita tayo, mag-usap tayo. Naku, walang kausap. Kung kailan siya naghirap. Kasi kadiri ka sa ano niya eh, di ba? My familiar friends have forgotten me. Nakalimutan na siya. They that dwell in my house and my maids, pati mga ano niya, pati mga tabahadol niya. Sa palagay mo, bakit? Ay, nalugi ka eh. Kung businessman ka, nalugi ka. Ang tingin sa'yo nung empleyado, tanga mo kasi eh. O tayo nalugi, di pati kami lugi. Wala kami sweldo, wala kami tabaho. Tanga mo talaga. So, pero dati ang bait sa kanya kasi nga tuloy-tuloy ang business. Eh, pag hindi, nako. Nakita niya yung tindi ng ano ni Job? I am an alien. Hindi yan ano, ha? Alien ha. Ibig sabihin lang niya parang di kilala. Okay? I called my servant. Ano, yan. Pag tinatawag mo yun, kahit sa ano, pag mataas ang posisyon mo, isang tawag mo lang dyan. Stephen, paano ang kape? Yes, boss. Pero pag hindi ka na pinapansin, ano yung sabihin nun? Parang kanina nga, wala ka nang kapasweldo, Job eh. Ano kapasweldo mo sa akin? Logi ka nga eh. Ang hirap, no? Hindi siya sinasagot. I am treated with my mouth. Pag boss ka, di mo kailangan isang ano eh, kausapin. Sabi mo lang, ilogi siya. Pwede ba, Stephen? Pwede ba tulungan mo ko? Ang hirap, no? Nasanay ka rin siya ng ganun. Anyway, tuloy lang natin. Pati asawa niya. My breath is strange to my wife. Ayaw siyang kausapin. Baho mo. Bad breath. Though I am treated for the children's sake of my own body. Ito kanina ko pa inisip ang sabihin ito. Pero either, ano lang to, no? Hindi niya to anak kasi patay niya lahat ng anak niya eh. Noong time na to, okay? So, kaya sabi sa 18, yay, young children despise me. Sabihin lang, therefore, I believe, ganun nga, hindi na siya pinapansin, ng asawa niya, pati mga bata. Obviously, pag mayama ka, di ba, iba nga pag ginagalang talaga, di ba? Oh, basta, si ano, si pastor, mana ka, pastor, mano. Blessing, ha? Ninong, ano doon? Ninong, ninang, yan, lalo pag may pera, di ba? Pag wala, ano? Patay. Snub. Ganun, no? Ang hirap. Anyway, all my inward friends aboard me. So, pati mga kaibigan niya, kinandidirian siya, and they whom I love turn against me. So, paulit-ulit lang yan. Minahal niya, ayaw sa kanya, kasi nga, dami niya problema. Sama-sama na yun, nalugi siya. So, even yung mga friends niya kanina, even yung mga hindi niya kausap dito, ha, sa tatlo or apat, pati yun, sinasabi lang niya, wala na, halos wala na tira sa kanya. Ito na yung mga sikat na ano, verses, no? My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. So, magandang term yung skin of my teeth, di ba? Dito lang nakuha yun eh, sa King James. Amen? Magaling yung pagkaka-ano nila hanggang ngayon. Pag binahal, ano yung sabi, skin of my teeth? Paano nangyari yun? Diba? Pero idiom na yun sa panahon natin, ibig sabihin, halos wala na natira sa'yo. Buhay ka pa. Diba? Parang ganun. Skin of my teeth. Kaya sabi niya, my bone cleaveth to my skin. Ibig sabihin, talagang ano niya. Ha? Wala na siyang taba. No, parang mga kabataan namin na uso yung mga bata sa Negros, alam niyo ba yun? Hindi niyo na inabutan yun. May kanta pa nga yun eh. Later ko lang nalaman yun, ano yun? Parang may sumabog daw malapit sa Negros. Alam niyo ba yun, Ate Jan? Abad. May bomba daw na sumabog malapit sa Negros, tapos nagkaroon ng famine kasi nga. Anyway, nag-ask ng donation. Pero yun nga, nakikita ko yung sabi ni Brad. So, ganun din pinakita actually dun sa mga sa gera, di ba? Tsaka yung mga Hudyo.
sila ay ginutom, tama 'yun, no? Wala ka ng laman. Kasi yung buto mo, tsaka yung skin mo magkatabi na. Bakit? Wala ka ng muscle. Dahil mo sakit eh. So have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends. So nakikiusap na siya, for the hand of God that touched me. So again, yung magandang word na yan, no? Hinawakan ako ng Diyos. Ano yung sabihin, hinawakan ako ng Diyos? So hindi yung positive sa context. Yung sabihin nun, yung sabihin, sinaling ka. Yan ang sabi ni Pastor eh. Sinaling ka. Masama ba yung salingin ka? Hinawakan lang eh. Pero euphemism yun na ibig sabihin, pinarosaan ka. Kasi usually hindi ka hawakan eh. Eka, pag malakas yung humahog sa'yo, paano ka? Di ba, isang pitik lang sa'yo. Ganun yun. So, nakikita niyo ba yung agony ni Job? Kaya humingi siya ng tulong. Ito naman, pupunta siya sa Diyos, no? Why? Hindi, ito na yung sasabi ko sa title natin. Why do you persecute me as God and are not satisfied with my flesh? So, ito mga kaibigan niya, pinipersecute pa siya, mahirap na nga siya, may sakit na nga siya, nahihirapan na siya. Pinipersecute me as God. Ibig sabihin, yun ang sinasabi ko kanina na feeling nila sila yung Diyos, no? Kung maghusga sila, sigurado ako may ginawa kang mali, kaya ginaganyan ka ng Diyos eh. Parang ganun. Hindi naman nila alam yun. Hindi naman sila sigurado. Kasi maraming dahilan bakit pwede tayong magkasakit and something like that. Diba? Malugi. Pwedeng yes, pwedeng may kasalanan ka, pwedeng wala. At isa yun sa mga talaga sinasagot ng Book of Job. Kaya mag-iingat ka, huwag kang agad maghusga pag may nakita ka dyan may sakit. May mga nagsasabi ng ganun eh. Nabanggit ko na ba yung kay Gabino Tika? Yun pala, may nabanggit yung pastor yun. Magaling na preacher, tapos kaya siya may nagkwento lang ha. Siguro totoo, hindi. Sabi yun, may sinabi daw yun. Sabi yun, kung may kasalanan ako, parusahan ako ng Diyos. Parang ganun yung mga kwento-kwento eh. Ayun, parang na-stroke. So, nagulay siya na ilang taon. Ah, kaya ganyan niya. Kasi sinabi niya ganyan. Maaring totoo, maaring hindi. Pero mag-ingat. Amen? So, patay naman na yun. Pero, hindi pala sinasabi ni Pastor na ano eh. Anyway. So, mag-ingat tayo sa mga judgment natin. Ito na. Naibasa niyo nga to. Ready, go. Oh, that my words were now written. Oh, that they were printed in a book. Sipa. That they were written with an iron pen and then in the rock forever. Okay, so bakit natin sinusulat yung mga salita? Para? Maalala, mabasa, magbigay ng ano. Ay, meron pala tayong year-end fellowship sa... Diba, makita mo, malaman mo. Pero ito, wala lang pakialam dito, hindi ganun ka-importante. Pwede itapon lang, diba? Pwede kong basain, wala na. Eh, paano pag yung mga salita daw ay nilimbag, pero hindi sa dito. So, pwedeng sa book, pero later sinabi niya, graven. Alam niyo yung graven? Uso yan sa mga ano dati, di ba? Yung mga mahal na ballpen. Nakakita ba kayo na ginagrave yung pangalan niyo? Meron kayo mura na yun eh. May machine na kasi nag-engrave. Pero sabi dito, sa bato. Nakakita na ba kayo ng gano'ng pangalan niyo nasa bato? Gusto niyo? Like, ay, pangalan ko dito. Anong yung sabihin na pag sinulat yung ang gamit is iron pen tsaka lead? Sabihin, di basta-basta mabubura. Ayan, no? Kaya in the rock forever. So, yung sabihin ito, gusto na sabihin ni Job dito, yung mga salita daw niya, gusto niya masulat ngayon, nasulat na nga dito. Pero ang sinasabi niya dito, importante yung mga sasabihin niya. Okay? So, yung upcoming na sabihin niya, napaka-importante. So, nagsasama na yung emotion niya na dahil siya nahihirapan, tapos pinapersecute pa siya. Okay? Ito na sinasabi niya. Kaya ito yung lesson natin ngayong hapon. Sabi niya, for I know that my Redeemer liveth. So, kahit ako pinapalusa, kahit ako nahihirapan, yung aking tagapagligtas ay buhay. Ano yung sabihin nun? So, may magliligtas sa kanya. Kaya magandang ano to eh. Kaya ginamangal ang kanta to eh. Kasi ibig sabihin, pag alam mo, kaya kita natin, I know whom I believe eh. Kanina. Ito naman, I know my Redeemer live eh. Kung buhay siya, tutulungan niya ako. Hindi na sinabing ganun, pero yun na yun. Kaya nga Redeemer ang kinot niyang pangalan eh. Buhay ang aking tagapagligtas. And that he shall stand at the latter day upon the earth. Ibig sabihin, patay na lahat, andun pa yung tagapagligtas ko, buhay pa siya. Ano yung sabihin nun?
ililigtas niya ako. And then sabi ito, ito yung sikat na verse naman, na may kanta rin dito, okay? And sabi niya, and though after my skin worms, ay, naalala ko na si ano nga ito, no? Steve Green. Yan. Though after my skin, ano yung compromiser yun, ha? Pero maganda yung mga kanta niya rin, minsan. And though, pakibasa niyo nga, ready, go. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Ano yung skin worms? Ano yung skin? Ano yung skin worms? Tingnan niyo yung mga ano niyo, meron bang ugat? Paano nauubos yung pag naagnas? Alam niyo naagnas? Oh, paano yung naagnas? Uod. Saan ang galing uod? Saka natin alamin. Basta may uod dyan, di ba? At kahit tingnan nyo sa, ano, isa yun sa tumutulong para mabilis ma-decompose, no? So, kung saan daw nanggagaling yan, minsan sa katawan din natin. Basta nag-transform yung laman natin, magiging worm, tapos kakainin din yung laman natin, and then, hanggang maubos. Yan. So, totoo yan, di ba? Pag namatay ka, magkakaroon ka ng skin worms, ubusin ka. Pero sabi niya, yet in my flesh, I still see God. Ano sabihin nun? So, di ba parang pina-foreshadow niya yung katotohanan ng resurrection? Amen. Especially na, yeah, resurrection, no? Yung ubos na yung body natin, magkakaroon tayo ng bagong body. Yun, yun. Which is, again, very early yan in the scripture. Ang galing, di ba? Kaya sikat to, eh. Kaya ngayon, sa New Testament especially, ni ano na yan, dinitalia ni, tama ba ako sa 1 Corinthians 15? Yung glorified body. So, magkakaroon pa rin tayo ng flesh, tapos doon sa flesh natin, makikita natin ang Diyos. So, which is ang ganda, di ba? Kasi, kahit patay ka na, makikita mo ang Diyos. Bakit? Kasi mabubuhay ka magmuli. Amen? Amen. So, whom I shall see for myself and mine eye shall behold. So, pare-pare yun, no? Ang galing nung poetry dito, eh. Makikita ko siya sa aking sarili at ang aking mata ay makikita, mamamasdan, behold. And not another, though my reins be consumed within me. So talagang patay na ako, mamatay man ako, patay na ako. Okay lang, makikita ko pa rin ng Diyos. So ano sabi nito? Ito yung title natin na sinasabi ko kanina na the one that know Him, yung mga nakakilala sa Diyos, makikita siya. Tama ba? Shall seek God, di ba? Ibig sabihin, lalo na ngayon, mga ano, buhay pa tayo, sino talaga yung maghahanap sa Kanya? Yung mga unbeliever, huwag mong asahan. Amen? Yung iba nga, kaya may magandang panawagan yung iba. Ngayon, puro Israel na naman ang ano. Ginagawa po ng iba, kaya nagkakaleche-leche yung theology nila. Tatanungin nila mga Hudyo, hindi nga ligtas yung kalaban pa ni Jesus yun, eh. Huwag na huwag niyong gagawin yun. Ngayon, gusto yung nag-aaral kayo, hindi mawawala sa mga library. Sinulat na kung sinong Hudyo. Pag pinag-aralan mo, parang binabaliktad din ito yung Bible. Ha? Ito yung sinabi ng salita ng Diyos sa sinasabihin ng libro mo. Bakit ganun? Hindi nila naintindihan yun, eh. Kaya mga maghahanap lang, tandaan mo, mga nakakilala sa Panginoon, mga ligtas. And then, sana isa ka doon. Kung ligtas ka, makikita mo ang Diyos. Amen? Makikita mo ang Diyos. Makikilala mo ang Diyos at lalo mo siyang mamamasdan. So, kabaligtaran. Tapos na tayo. Anong kabaligtaran nun? Yung mga friends niya nga, pero maganda dito sabi niya, but ye should say, ano yung dapat nilang sabihin? At ma-realize, bago yung sabihin niya, na-realize. Kasi nga, nakita niya yung wala namang kasalanan to, or at least hindi natin alam kung may kasalanan siya. So, ano dapat nilang sabihin? Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me? So again, kung alam niyo na yung context, pretext ng nag-aaralan natin, na may kasalanan yung mga kaibigan niya, eh. Kaya sabi dyan, kaya naman sa palagay nyo, pad niya pinipersecute si Job, kasi alam pala nila, nakita na ang mali andon sa kanila. Tandaan nyo po yan, pag may hindi kayo maintindihan, galit na galit si ganito kay ganyan. Alamin mo, okay, kung wala ka ng pakilam, di wag na, pero ako, may pakilam ako sa inyo, kaya minsan, inaalam ko bakit kaya galit si ganyan kay ganyan, para hindi na mag-away, magkasira-sira. Alamin ko lahat siya. May root cause yan. May dahilan. Amen. So hanggang di ko nalalaman yun, eh, puro kasinungalingan dito or half-truth. Sabihin nito, hindi naman ganyan. Ah, di ba?
Ba't kaya talaga dapat iniisip mo? Ngayon, sa haba na nung pinag-usapan nila, ina-assume na ni Job sa dami nun, alam mo na eh. So, wag mo na akong i-persecute. Yun lang yun. Kaya, magtapos to, nagbabanta na siya. Okay? So, ito yung lesson ngayon, ha? Bukod sa kanina, marami na. Marami sa atin kayo, lalo kayo, mga doon na kayo, parating na kayo doon eh. Nakikita ko, napansin ko sa mga young people, minsan, ang dami na rin alam sa buhay, kaso minsan, iba yung ano, direction. May naiintindihan sila. Pag nag-usap, minsan, naalala ko tuloy high school kami, nabanggit ko mo sa inyo, high school pa lang kami, politiko na. Politika pala, I mean, kasi nangyari noon, nakuwento ko na sa inyo, naalala rin niyo pa. Mga 4th year high school kami noon, ang desire ng karamihan sa amin, ng mga opisyal sa CAT, siyempre, maging mas mataas ng ano, kasi yun ang tinitingala eh. Yun yung mga sinasaluduhan eh. Sino kayo maging co-commander? Naging issue sa amin, pinalitan, bad. Nung first quarter, iba yung co-commander, pangalawa, iba na. Yun ang issue doon. So, sino maging co-commander opisyal? Naku, hindi ko maniwala ako. Nakaganyan lang ako. Nagkukwentuhan sila doon. Kaya nag-uusap sila doon. Ayun, hindi. Politika na. Ay, lalo sa tabao. So, gusto ko na sabihin dito, para sinasabi din ni Job na, oo, hindi ko kayo mahusgahan ngayon, hindi ko kayo parusahan ngayon. Kung ano tumatakbo sa utak nyo, hindi ko alam yan. Pero, be afraid of the sword. In short, magpaparusa ang Diyos. Matakot ka. Amen? Ganun ginagawa ko sa inyo eh. Yung kahit lang yan, sa love life na usapin nyo. Minsan yung iba sa'yo, hindi ko maintindihan to. Nag-asabi ba ng totoo to? Niloloko ako. Ano sa palagay nyo, ang ginagawa nyo? Siguro, alam nyo din na hindi ko naman alam lahat, diba? Siyempre, may wala naman taong ganun eh. Pero mag-iingat kayo kasi ang dyan ang pag-uusga. Amen? For that bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is judgment. Paulit-ulit, no? Sigurado may judgment, dalawang beses niyang binanggit yung sword kasi yun ang naglalarawan sa punishment nga, di ba? Dati kasi, di ba, wala pa ng baril eh. So, madalas ang parusa, isa sa mga parusa ng Diyos, naputulan ng kamay, di ba? Namatay, pinatay, paulit-ulit siya, no? Nasa 1 Kings na naman ako, ganun. Sabi niya sa inyo, nagtaksil nga si Zimri, pinatay niya yung hari, para gusto niya siya na, di pinatay niya, uy, ako na hari! Sabi ng mga tao, pinatay niya yung hari para maging hari. Patayin din natin. Patay siya. Isang linggo lang siya. Ang problema, sinunog niya yung ano. Loko-loko din yan eh. Kaya lumipat yung capital ng ano eh. Israel. Samaria. But anyway, nakaka-relate ba kayo? Sana nakaka-relate kayo. Kala ko dalawang oras tayo. Wala pa. Ang ganda ng Job, no? Medyo malalim again kung intindihin mo. Kaya iba kasi hindi nakakapag-progress dito. Either kulang pa or ewan ko. Pero kasi pag nailang beses mo na nabasa ito, tapos alamin mo yung New Testament, alam mo yung maintindihan mo to kasi nag-foreshadow to sa New Testament, which is yung final word of God sa atin. Amen? Mga Kristiyano. So hindi lang to basta drama. Ang daming katotohanan dito sa Job. Ulitin ko ha, ano yung title natin? Those that know God, seek God. Pag hindi nga hinahanap yung Diyos, kaya minsan, yung basta dito, kaya tinitingnan ko yung mga tao dito, ba't kaya hindi na natili ito? Anong hanapin niya dito sa church natin? Diba? Kasi mag-issue na maling pa. Malayo po eh. Ha? Isang dura lang, andiyan ka na sa church eh. So wala akong pamasahe. Sunduin nga namin. Ay, masakit po ulo ko. Sige, next week ha. Sige po. Ay, masakit na yung ano ko, ano sumakit, lahat na sumakit. Timing na timing, linggo, ano ba yun? Ay, labada ko po, tinatawag ako. Sabi mo, saglit lang! Church muna ako. Amen? Yung baliktad, balikan natin yung sinabi kanina, nasa na ba yun? Yung as God, yung nagtitiwala sa Diyos, hinahanap niya. Yung pala yung gusto kong drive kanina, no? Halos patayin na siya ng Diyos. Nakita niyo yun? Naku, ikamamatay ko na itong sakit ko. Kaya pinag-uusapan niya yung mga uod. Alam niya, namamatay siya pa. Sabi, may kita ko pa rin ng Diyos kasi hinahanap niya eh. Yung lesson namin kahapon, ask and ye shall receive.
Seek and he shall knock and he shall be. Maghanap ka, makikita mo yan. Eh, ba't yung iba hindi? Eh. Kahit mga Kristiyano, minsan, wicked kasi, iba yung gusto mong blessing. Andito ka na sa church, di ka nakikinig. O iba yung puso mo, iba yung focus. Diba? May sama na loob kung kanino, hindi naman dapat. Naku, paano mo makikita yung blessing? Patay ka. So, ayan ha, nakita natin si Job, pinapatusana siya, tinanggap niya lang. Tinanggap niya lang, kahit mamatay ako, makikita ko pa rin ng Diyos. Yun ang mga magandang attitude, no? Pero yung isa, mga wicked, hindi niya dapat i-persecute si Job, pine-persecute pa siya. Kasi feeling niya yan, why do you persecute me as God? Diyos ka ba? Kaya ako, madalas ano sa akin to eh. Pag nagusga ka, hindi ko nagusga, sinasabi ko lang, for example, sabihin ni Graham, ay, nakakompromise, Diyos ka ba? Hindi ko sinabing Diyos ako, sabi ko lang, nagkompromise siya, mag-ingat kayo! Tunay na lingkod ng Diyos, tinatanggap na sa libuta, mahal na mahal. Hindi, hindi nangyari yun sa Bible. Pag tunay na lingkod niya, sabi niya yung totoo, kagalitan siya ng sanlibutan. Ay, inusga ako, Diyos ka ba? Hindi ko sinabing Diyos ako. Ano pinagkaiba dito kay Job's friend? Pinipersecute sila Job. Later, malalaman natin, wala siyang kasalanan na nag-deserve ng ganun. So, huwag tayong ganun, okay? So, sana nakita yung kontras yun ang gusto ko sabihin dito. Yung isa papatay na ng Diyos, hinahanap niya pa rin ng Diyos. Yung isa naman, nag-Diyos-Diyosan. Yabang! Amen? Amen. Sana maging ano tayo para si Job. Na papatayin tayo ng Diyos. Kung sakaling dumating sa ganun, pinili ng Diyos, pahirapan ko natin Stephen. Ayoko na, wala pa lang Diyos eh. Pinahirapan kasi ako ng Diyos, kaya walang Diyos, ha? Galit ako sa Diyos, walang Diyos. Kanino ka galit? Yung mga ganun kasi, pag nanghina na, no? Na-apekto na yung logic. So, ano pang gusto kong iwan na point? Kaya lang, sana ma-inspire tayo kay Job. Amen? Amen. Marami pang chapter to. Ang daming katotohanan, katalinuhan dito. Wisdom. Makinig lang tayo. Yung medyo patawarin natin yung poetry dito. Ibig sabihin, talagang malalim eh. Ginagamitan niya ng salita yung para ma-express yung gusto niya sabihin. Ay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa Book of Job again. Pagbabalik namin dito, Lord. Diba? Nakita namin na yes, ang dami na po nasabi about this book. Ang basic lang naman dyan, siya sinubok ng Diyos, later siya magkatagumpay, re-restore, and even more. But nasa kalagitnaan, Panginoon siya na pagsubok, parang halos di na magtatapos, siya po yung na-persecute pa. Napakalakas ang temptation na siya magkasala lalo, to charge God foolishly. And halos ganun na nga ginawa niya, pero I pray, Panginoon, inspiration sa amin si Job na ang sinabi po sa kanya, siya perfect and upright. And then, yung siya'y pinalusahan na, he did not sin nor charge God foolishly. So, sana ganun po kami. Magtiwala lang namin. Magtiwala kami ng lubos sa inyo, Panginoon, kahit anong hirap ang dalin, Panginoon, ng sanlibutan sa amin, ng kalaban niyo, Panginoon. Tiwala kami, Panginoon, na may maganda kayong plano lagi. Talagang mahihirapan kami. Tiwala kami sa karakter niyo, Panginoon. Hindi kayo unjust. Kayo po'y magpaparusa kung kailangan. Pero kami mag-reward din, Panginoon. Look forward namin ang inyong kaharian. Kung paano kami re-reward kung kami nagtapat sa inyo, Panginoon. Tulad ni Job. At the very least, Panginoon, makikita namin kayo na aming mga mata. Aming glorified body, Panginoon. Again, iwasan din naman namin yung mga wicked people. Huwag namin gayahin. Iwasan namin kung sakaling magagaya kami dito, matetempt kami gumaya dito, Panginoon. Nakita namin dito ang paniniwala ni Job, napakatibay, alam niya mangyayari, huhusgahan yung mga kalaban ng katotohanan, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, may salamat sa inyong mga salita, yung comfort niyo po, Lord, sina Pamela and family, Panginoon, yung mga bagay pa, Lord, na pinapanalangin namin. Also, we pray again na bigyan ako tagumpay lagi ang service, Panginoon, matutunan, dahil matutunan, bawat isa. Mabisita na doon pa lang sila sa stage, Panginoon, na nag-observe, Panginoon, tulungan niya rin po sila. So, ilang po, Lord, kayo mag-iingat sa bawat isa, so for another week. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.